yeah. Airport po kami. Opo. Oh, so nakukita ko na po ba? Ang bumaba, sa baba po. Oh, doon sa baba. Sorry po, kasi matagal na rin hindi ako nakauwi, kaya nagulat naman ako. May ways po kami. Yan eh, hindi po kami pwede maligaw. Oh, yun nga. Ay, nagulat. Kaya nagtaka ako eh. Bakit nagpaikot-ikot tayo? Ba't saan ba gusto niyong dadaan po? Oh, di ko po alam. Nagtanong po ako, kuya. Kasi ano naman po. First time ko. Ay, nung pag-uwi ko kasi from airport to Paranaque. So, nagulat lang ako kasi marami. Pasig po kayo galing. Opo. Iba naman yung way pa galing ka Paranaque para ano. Oh, yeah. Pag galing ka ng Paranaque, mas mabilis doon. Oo, kasi dire-diretso. Doon lang yun. Opo. Pag galing ka ng Pasig, marami pa sikot-sikot po. At saka so maraming daan. Opo. Maraming chin-chin. Yung binasa niyo yung kubaw yun, pakanan po yun. Doon, pakabila. Okay. Kaya nga may signboard eh, para hindi ka maligaw eh. Oh, okay. Tsaka yung waist po, hindi ito na hindi pwede mag-anagan. Oo, talagang may... Sakto yan. May, tsaka may oras yan, kung anong oras narating yun, tama yun. Hindi kami pwedeng pasikot-sikot. Ang gusto nga namin, mabilis makadrop eh, para makakuha ka ganun pa sa aero. Kasi kahit na isang oras tayo traffic dito, ang babayaran nyo ganun pa rin. Oo, ganun pa rin ano. Hindi tulad ng taxi, pumapatak. Pumapatak. Patak ng patak. Sa amin, kahit kalating araw tayo dito, yun pa rin na babayaran mo pa. Hatid lang kayo. Kaya ano, no? Yung iba ayaw grabin. Kasi doon po, kasi sa States po, kasi nag-over naman doon. So, ganun yun din. Ganun. Gaya din dito. Ganun din yung application. Mm-hmm. Over din ako dati. Over din kayo dati. Ewan ko, nagtaka ako nung 2017, umuwi ako dito, over naman ako doon sa Quezon City. Tapos, nagulat ako, after... Kaya po, baka magtaka kayo, Alabang. Alabang, oo nga, no? Baka magtaka kayo, bakit papunta tayo Alabang? Ayun nga. Way po ito, way papunta ng airport, Alabang. Opo. O, yan. Baka magtaka naman kayo, kung papunta tayo, tutuloy ng Alabang. Ayun, nagtaka ako po yan. Kasi way po ito, papunta lahat ng South. Papunta ng Alabang, papunta ng airport, papunta ng MUA. Kaya nga nagtaka ako, sabi ko, ang laki na pala ng pinagbagong dami ng mga ano, yung mga over, flying over ba? Diba remember nung mga 2089, pagsipag tuloy-tuloy lang yun kuya, ngayon marami ng mga extend, so nagtaka ako. So, yun po guys, para po sa mga umuwi dito, marami na pong pinagbabago po, lalo na kung magpahatid na tayo sa airport. So, yun po, huwag kayong magtaka. So, titingnan nyo na lang dito dahil ako mismo nagtataka. Ba't ang dami ng mga ano, yung mga way, tapos andyan na yung mga pangalan, iba-iba. So, nagtaka lang po ako. So, right now, I'm going to airport. Curious lang kasi kuya dahil gaya ng mga OFW po ako, so matagal din hindi nakauwi dito. So nagtataka na gaya nung nakita natin doon. Doon yan lahat. Pag-alaling ka ng airport,
magmampa ka ng Skyway. Skyway. Kahit saan ka pumunta, pa north, pa south, konektado na. Dire-diretso ka na. Hindi lalo mapalayo yan, no? Hindi naman mapalayo, mapabilis. Mas mabilis. Mas mabilis. Kasi Skyway yun, sa taas yun. Wala na masyadong intersection, dire-diretso na. Asa na yung ano, akala ko pa may pinagawa si President Duterte na ano ba yun, LRT? Papunta Cavite to EDSA, ala ba? Doon yun sa kabila. Sa kabila. Yun yung plano dati ni Pinoy na, di ba, sabi ay, ni oh, Pinoy, eh, magpapasagasa siya pag hindi natuloy. Oh, eh, hindi naman natuloy. Hindi nauna na nga yan. Oh, siya pa nauna. Siya pa nauna. Oh, siya pa nauna, no? Siya natuluyan, hindi yung ano. Hindi yung ano, trend. Kaya maganda yung project, kaya tinuloy dito. Yung malapit na rin natapos. Oh, ito din to, trend din to. Pero gumagana na to ngayon, ya. Tagal na itong MRT na to. Oh, matagal na yan. Domistic. So, yun po guys, so kayong magtataka guys, kasi marami na pong pinagbabago sa ngayon. Oo, pero mabilis naman. Yun nga lang, kasi makumpare mo noon mga nakaraan noon, kuya, diba? Pag sumakay kayo, mag-commute kayo, mag-grab na lang kayo para hindi kayo maligaw. Ayun na nga, mas maligaw-ligaw ka nga kasi pag-taxi, marami maligaw, na pinagbabago. Pag-taxi maliligaw ka pa kasi magtatanong to, tsaka. Pero pagka grab, naka ano na yung destination nyo, yun na yun. Hindi na yun nag-ano. Tuturo kayo ng tama. Opo. Kaya nga, grab na safety kaysa taxi, kuya, no? Eh, marami naman maganda yung taxi, pero mas convenient. Oo, convenient yung grab. Grab. So, yun po guys, yun po ang ano. Pupunta kami sa CDO, so punta, malapit na tayo sa terminal. Terminal 4, Domistic. Taon-taon may pinagbabago. Pero nung umupo si President Duterte, mas marami na nagbago yan, no? Marami project. Oo, marami build-build talaga, build-build. Marami nagbago, pati adik nagbago. Eh, bakit ngayon? Eh, bumalik na naman. Hindi naman totally nawala yun. Eh. Pero at least malaking, malaking pagbabago. Oo, pinagkaiba tayo. Naramdaman mo yung hindi ka na matatakot. Dati hindi mo maganyan yung cellphone yan. Oo nga eh. Mawawala yan. Pagka ko, open yan. Gaganunin na lang, no? Open yan sa mga ano. Kita mo ngayon yung mga naglalakad. Bit-bit na lang yung cellphone. Hindi naman masyado. Diba? Dati hindi mo mabit-bit yan. Kahit basta makita mo sa'yo yun. Ahablutin. Ahablutin na. Gaganunin ka lang eh. Ngayon, kaya sila na natakot eh. Na ano sila, nalipol sila eh. Eh sa lahat na presidente ya. Sa tingin niyo po sino yung pinaka strong? Marami namang strong kaso walang walang salita. Puro lang salita, wala nang gawa. Pero sino yung merong gawa? Oh, siyempre. Eh, alam na natin. Oh, yun nga no, talaga. Naramdaman natin. Oh, my gosh. Kuya, alam mo sa totoo lang nung tumakbo yung si President Duterte. Nandun ako sa Utah po. Ay nako, talagang hiniling ko nga yun ang dapat paupuin. Kasi nung kabataan ko pa, 16 pa ako, nagtrabaho ko sa Davao. Sa restaurant, naririnig ko yung mga tao nga. Oh, nandyan si ano, si Mayor Duterte, para sila natataranta ba? Sabi ko, sino ba yun? Stricto siya na tama. Oo, na, tapos nung marinig ko nga, si tatakbo pagka president, sabi ko, yes, eto na yung ano. Sabi ko, bakit naman natatakot yung mga tao sa kanya? Eh, ganun pala siya, no? Pag ayaw magbago, kriminal ka, edi patayin. Kung sumusunod ka lang naman, wala nang nangyari siya. Totoo nga naman talaga. Eh, dami naman galit sa kanya. Kuya. Galit sa kanya, alam mo na yun bakit galit sa kanya. Hindi gusto ang ginagawa. Ganun naman talaga. Mabuhay ng tao, ganun yan. Kahit anong tama ang gagawin mo, may mali yan. May mali. O, tingnan mo naman yun si Laila Dilima. Pumunta pa after nanalo si President Duterte.
Duterte, pumunta pa sa US, pinagkakalat yung human rights. Ganun talaga yun. Kahit nga alam na na may tinatago siya. Oo. Natatawa nga ako noon eh, nung nagsun, ano ba yun, yung nanunumpa na sila sa States? Hmm. Nilagpasan si Dilim. Tapos binalikan naman. Insulto yun ha. So ibig sabihin, alam na alam talaga niya nga may tinatago. Hindi, okay. Mga politiko naman kasi alam naman yun ng mga kapwa nila politiko kung ano ginagawa. Kaya nga, ano lang, tatakipan lang sila. Tatakipan. Iba kasi tatakot. Tatakot? Dahil sa... yung pagkaisahan ka, kamo. So andito na tayo, guys. Papasok na tayo sa airport. Medyo traffic ngayon kasi pasukan ni. Ayun, ginawa na naman to continue. Kalugtong na namin yung skyway. Sa skyway. Saan na naman lagpas niyang skyway, kuya? Hanggang saan naman punta yan? Yan, papuntang hanggang Terminal 1, Terminal 2, papunta Cavite. Oh, ayun pala nakikita ko doon na yung ano. Pero doon meron ng ano. Pero dito, dugtong na naman to. Wala pa tong sampahan kasi dito. Yung rampahan kasi doon yan sa may Nagalianis. Ay, ganun. Tsaka sa Terminal 3. O, talo papunta na ang ano nito. Papunta Makapagal, Cavite, Terminal 1, Terminal 2. Yung... ang dami ng pinagbago talaga. Kaya na, nakakalito nga naman, no? Hindi, hindi ka naman malilito. Kung, ano, basta grab sa kaya. May grab na ngayon kasi sa mga terminal may mga grab bot doon. Pwede ka mag-inquire. May taxi rin doon. Pero sa palagay mo, kuya, bilang grab driver ka, mas ano talaga safe yung sa grab, di ba? O depende. Hindi, siyempre ano na sa amin yun eh. Katulad ko, grab driver ako. Akala nga naman ipopromote ko yung taxi. Kasi doon automatic na 'yun. Kasi doon po sa US, pag pumapasok ako, nagka-grab talaga ako dahil walang maghatid sa akin, no. Tapos one time natakot ako kasi yung mama puti pa naman siya. Eh di 3 minutes lumabas na ako sa driveway namin. Eh 500 feet away na lang mula doon sa kung saan pa siya nakaano. Papunta doon sa bahay namin, bigla niya kinansel. Ay, natakot ako kasi ano na eh, last minute na, hindi na ako makatawag ng ibang Uber. So, giturn off ko, accept ko yung cancel niya. Tapos, nag-book agad ako. Eh, nagulat naman ako, siya pa rin ang lumabas. Kasi siya ang pinakamalapit. Ay, sabi ko, natakot man.